Hi guys, good evening. Welcome to my channel. So today, ang discussion natin is all about elimination method. So system of nonlinear equation elimination method. So in previous discussion or in my previous video, ang discuss natin about system of nonlinear equation is the substitution method. So today, ang discussion naman natin is all about elimination method. Paano naman yung elimination method? So may dalawang simple process. So yun, diniscuss natin sa previous meetings. Substitution and elimination. So, proceed na agad ako dito sa example since we all know kung ano yung system of nonlinear is that involvement of nonlinear equation and or combinations of nonlinear equations and then linear equation and linear equation. So, naalam lang naman natin yung intersections nila. So, example number one, determining the value or values of x and y given the equations below using elimination method. X squared plus y squared is equal to 16 and x squared plus 2y is equal to 8. So, paano tayo mag-elimination? So, assign the equation 1 and equation 2. Yung laging first step natin since kahit dun sa substitution, assign tayo. The equation 1 of nonlinear equation is a nonlinear equation and the equation 2 must have the y term in the first degree. Okay? So, lagi yung equation 1 is a pure nonlinear. Pwede rin naman yung equation 2 is nonlinear. Pero titingnan natin yung may pinakamababang term. So, dapat meron siyang is either x term or y term na nasa first degree. So, therefore, since ito ay wala naka first degree, so therefore, yan yung magiging equation 1 natin. And then, equation 2 natin, yun na merong first degree. Okay. Much better kasi yan. Right. Kasi by elimination, kung doon sa substitution, as a substitute tayo, dito nag-i-eliminate tayo. Kaya siya elimination method. So it's either eliminate natin yung x variable o kaya yung y variable. Kasi kanina nagsasubstitute tayo doon sa y variable or doon sa x variable para maging same siya ng variables. Ngayon naman, mag-i-eliminate tayo ng variables para same na lang yung variables na matira. Yun yung idea of elimination method. So, alam na natin ang equation 1 and 2 natin. Proceed tayo dun sa next step. Okay, lalagay ko lang dito. Yan natin, multiply a constant term in the equation 2 or both equation that makes the inverse of the x term or the y term from the equation 1. So, ang dami natin target, no? X term or y term. Since, kung papansinin natin, ang pinaka-clue dyan is the exponent. Kung mapapansin nyo ang exponent nitong y term at nung equation 1 at equation 2 ay magkaiba. Tama? Magkaiba sila. So, huwag natin targetin yun. Sabihin, x na si y term. Okay? Ang target natin yung mayroong parehas na exponent. Which is, etong x term saka yung x term dito sa equation 1 at yung x term dito sa equation 2. Parehas sila. Same yung exponent nila. Tama? Equal yung exponent nila. Kung equal ang exponent nila, yan ang targetin natin. Kasi, mas madali ka makapag-eliminate niyan. Kaya, take note ha, ang imumultiply lang natin is constant term. So, sabihin a certain number, a real number, not a variable. So, kung magkaiba yan ng variable, magkaiba yan ng exponent, hindi pa rin natin sila pwedeng combine. Na, kung y term ang target natin, hindi natin sila pwedeng combine kasi magkaiba sila na exponent. So, ang target natin yung parehas ng exponent kasi pwede na natin i-combine yung dalawang yun. Ang kailangan lang natin gawin, gawin inverse yung isa. So, mag-multiply tayo para maging inverse siya, di ba? Ang inverse property, under inverse property, diba? Ang inverse ng positive a number is the negative number. Okay? So, kung ang equation 1 natin is positive, yan, positive x squared. Positive x squared din yung equation 2 natin. Kailangan yung equation 2 ay maging negative inverse. Kasi kung positive 2, kailangan maging inverse siya ng isa, which is a negative. So, anong number ang pwede natin multiply sa kanya para maging negative siya? So, yung equation 2, gagawin natin negative x squared to. Okay? So, yung multiply natin siya by negative 1. Take note ha, para hindi mabagong equation, hindi lang sa x squared.
Although, kanina, ang tinitingnan natin by analyzing, regardless kung ano yung sign dito sa kabila, ito lang. Kasi yan lang ang i-eliminate natin, okay? Although, yan lang ang i-eliminate ang target natin mabago. Pag nag-multiply tayo, hindi lang dyan. The whole equation. Okay? So, mag-multiply ako the whole equation. So, negative 1 times x squared, that is negative x squared. Negative 1 times negative, positive 2y, that is negative 2y. Negative 1 times 8, that is negative 8. Okay? Nag-multiply ako sa lahat. Okay? Pero, ang target natin ito. Okay? So, tingnan natin. Step 3, add the equation 1 and 2. So, which is, ito yung equation 1 natin. At ito yung equation 2 natin where in nag-multiply na tayo ng negative 1. So, x squared plus negative 1, negative x squared. So, that will be canceled. Ha? So, matitira natin, y squared minus 2y is equal to 16 minus 8, that is 8. Okay? Inumbay lang natin siya using, so halos parehas lang rin siya na system of linear equations, elimination method nun, parehas lang siya, ang pinagkaiba lang kasi, eh meron tayong exponent dito. So kapag may exponent kasi kailangan natin consider yung exponent niya, kasi constant term lang pwede natin i-multiply. Okay? So ibig sabihin, sa elimination method, ang downside niya, hindi ka pwede makapag-eliminate ng basta-basta kapag ka walang pare-parehas na exponent dyan. Kapag walang pare-parehas na exponent dyan, na parehas variable tapos parehas exponent doon sa magkaibang equation, kapag wala kang nakitang ganun, hindi ka pwede mag-eliminate basta-basta. Okay, so yun yung downside niya. So tingnan natin. Next step, solve for the value of x, y or x. Since y na lang in terms na limit, pwede solve for the value of y. So, y is equal to 2y is equal to 8. So, transpose natin sa 8. So, tingnan natin kung pwede natin siya i-factor. Since this is a negative number, so isang positive sa negative, hindi natin magiging product. Kaya pag kasintract natin siya, dapat 2. So, that is 4 and 2, tama? So, y is equal to 4 and y plus 2, tama? Y minus 4 and y plus 2. Pag minultiply natin ito, negative 4 times 2, that is 8. Negative 8, tama? And negative 4 plus 2, that is negative 2. Okay? Ayun yung pag-factoring method natin. So, since dalawa yung values natin dyan, so dalawang values natin. Isang y sub 1 is equal to 4, and y sub 2 is equal to negative 2. So, last step, substitute the values or value of y or x in the equation 1 or 2 to determine the set of ordered pairs. So, pwede 1 or 2 ang pwede natin gamitin dito. So, so for y sub 1, ang propose ko, ang prepare ko is itong y sub equation 1 ang gamitin natin. So, 4 squared, so that will become x squared plus 4, 16 is equal to 16. So, transpose natin si 16, that will become 16 minus 16. X squared is equal to 0, so therefore x sub 1 natin is 0. So, for y sub 2, gamitin na rin natin equation number 1. Kung yun ang gamitin yung equation number 2, kung ginamit yung equation number 1 dun sa pag-solve para determine yung value ng x or yung other variable na unknown, kasi parehas na may magiging solution yun. Dun yun na lang gawin siya sa checking, kasi dun nga sa checking, malalaman natin kung talagang yan ba yung ordered pairs o wala talaga siyang ordered pairs. Tingnan natin siya. So, that is x squared plus negative 2 squared, that is x squared plus 4 is equal to 16. Transpose natin si 4. So, that will become x squared is equal to 16 minus 4. X squared is equal to 12. So, x sub 2 natin is so square root, that is square root of 12. Stay na lang natin dyan as kung titingnan nyo, wala naman tayong ibang, wala nang ibang kasunod na answer. Kung wala naman kasunod na answer, is tingin na lang sa radical dyan para at least yun yung exact value. Pero kung may kasunod na solution ka pang gagawin, process, at least 2 decimal tayo. Okay? So meron tayong ordered pairs. Y sub 1 natin is 4 and 0, 0 and 4. And yung isa is square root of 12 and negative 2. So, tingnan natin. Checking.
So, yung isang order term natin, if y is equal to 4 and x is equal to 0, so by substitution, so 0 squared plus 4 squared, that is 16, is equal to 16. Okay? How about dun sa isa? So, that is 0 squared plus 2 times 4, so 8 is equal to 8. Okay? Which is correction dito, so therefore, tama tong coordinates na to. How about yung isang coordinates? If y sub 2 is equal to negative 2 and x sub 2 is equal to square root of 12. So, substitute natin sa equation 1 natin. So, that is square root of 12 squared plus negative 4, negative 2 squared. So, that is 12 plus 4 is equal to 16. 12 plus 4 is 16 is equal to 16. So, check. How about this other equation? Sinetesting natin sa other equation kasi kung nagsatisfy din siya dun sa isang equation, it doesn't mean na magsasatisfy din siya dun sa isa. So, check nyo rin siya dun sa isa. Okay? Kung nagsatisfy siya dun sa both equation, therefore, yung ordered pairs na yun ay yung correct answer. Okay? So, square root of 12, that is, square root of 12 squared, that is 12. That is 2 times negative 2, that's negative 4. 12 minus 4, that is 8, is equal to 8. So, since equals sila, so therefore, 2 solutions tayo, or 2 ordered pairs, which is 0 and 4, and square root of 12, and negative 2, for example number 1. So, I hope nasusundan ninyo, kahit medyo mabilis tayo magsalita, kasi this the second video lang naman to, ng system of nonlinear, which is other method lang naman ng solving. Okay. Okay, how about sample number 2? The parabola x squared minus 4y is equal to 12. Intersect a circle whose center at origin and radius of 6 units. At what points does the parabola and the circle intersect? So, parabola and circle naman to. Dalawang involvement ng dalawang type of conic section, which is titingnan natin kung saan silang points nag-intersect. So, tingnan muna natin. Try natin kung malaman kung ano yung tsura nung graph na itong mga to. So, tingnan natin. Circle nga daw, center at the origin, and radius is 6. So, sa gitna siya. Kasi, yun. So, gitna yung circle natin. Supposedly, na ang radius niya ay 6. And then, try natin tingnan kung anong itsura niya itong parabola na to. So, since x squared siya, ito lang variable na may x dito. So, transpose na natin yung iba sa other side. So, that will become 4y plus 12. Ha? So, x ang naka-squared. So, is either opens to the I opens upward or opens downward to parabola natin wherein positive yung constant term na kasama nitong y, tama, positive siya, so therefore opens upward to, okay, opens upward, okay, so which is wala tayong kasamang variable, so therefore at this center natin dyan, therefore at the origin din, tama, ay yung parabola natin. Tama, wala tayong kasama sa x dito, tama. So, pwedeng, tingnan natin, pwedeng natin i-check dito. Wala kasama dun sa isa. Yung isa, labas natin yung 4y plus 3. So, tama, y plus 3. So, therefore, at h and k, ang vertex natin is 0 and negative 3. Tama? 0 and negative 3. So, narito rin yung parabola natin. Dito dapat tayo mag-umpisa. So, 0 and negative 3. So, dito tayo dapat mag-umpisa. So, anyway, opens upward pa rin naman siya. So, ang tinitingnan dito, ano yung location nito? Ano yung location yan? Ano yung point na nag-intersect yung dalawang yan? So, tingnan natin kung ano yung point na nag-intersect siya. So, kailangan natin ang dalawang equation again. So, meron tayong isang equation which is ito yun. X squared minus 4y is equal to 12. Ang kailangan natin yung equation nitong isa na nitong circle. Kasi itong isa, equation to ng parabola. So,
So equation na circuit, so that is x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Tama? Wherein, at center at the origin, so therefore this is at 0, 0. So x is equal to 0, and minus 0 plus squared plus y minus 0 squared is equal to radius natin, which is 6 squared. So therefore, x minus 0, that is x squared. Tama? X minus 0, that is x squared, that is x squared. Y minus 0, that is y squared, that is y squared, is equal to 36. So this is our second equation. Tama? May tayo tayong dalawang equation dito. So, system of nonlinear equation, tayo use natin yung elimination method. Okay? Pwede rin itong substitution, pero since itong video natin is all about elimination, mag-eliminate tayo. So, proceed na tayo. Binulat ko lang dito yung equation na meron tayo. So, dalawa. So, step 1, sabi nga, assign your equation 1 and equation 2. So, automatic, equation 1 natin, yung pure nonlinear. Nonlinear siya na walang variable na less than 1. Since yung isa nonlinear siya, pero meron siyang variable na less than 1, siya ang magiging equation number 2 natin. Okay? Ayan yung arrangements natin. So, this will be equation 1. So, the equation 1. And then, this is the equation 2. Okay? Next. Which is, sinulat ko na siya. Ito, equation 2 natin, equation 1. Next, multiply the constant term. So, titingin na naman tayo sa constant term na pwede natin i-multiply dun sa equation 2 para maging inversion ng equation 1. So, ito lang ang target natin. So, pareha sila. Tama? Ang target natin, makancel yan. So, again, hindi ang number na pwede natin multiply is negative 1 para maging inverse siya. Tama? So, in all, so sa lahat natin siya, imultiply, so that will become negative x squared plus 4y is equal to 12, and negative 12. Next, add equation 1 and 2, add natin yung dalawang yan. So, this will be canceled out, nga, cancel yan. So, na matitira natin is y squared plus 4y is equal to 24. Okay? Next step natin, solve for the value of y and x. So, solve daw natin yan. So, tingnan natin kung may factor yan. Tingnan natin, solve natin. So, y is equal to y squared plus 4y minus 24 is equal to 0. Tingnan natin kung ano yung factor ng 24. So, pwedeng 6 times 4, that is 24. 2 times 12, that is 24. 3 times 8, that is 24. And 24 times 1, that is 24. Tingin tayo dyan na kapag kasi mag-drop natin, ang magiging sagot is 4. Which is, 6 minus 4 is 2. 2 minus 10 is, 12 is 10. 3 minus 8, that is 5. 24 minus 1 is 23. Which is, wala tayong combinations na makita dyan, tama? So, kung wala kang combinations na makita dyan, di-proceed tayo dun sa quadratic equations. Using quadratic equation. Okay. So, sir, bakit naging y? Bakit hindi x? Okay? Hindi kasi pertaining yung variable na nandito. Usually, x ang ginagamit na variable dito. Kasi nga, x yung terms na nandito. Eh, since lahat ng term natin dito is y term, y ang gagamitin natin. We solve for the value of y, not for the value of x. Okay? So, y ang gagamitin natin dyan. So, tignan natin ano yung value ng a natin. That is 1. B is 4. And c is negative 24. So, by substitution, that will become negative 4 plus minus square root of 4 squared minus 4 times 1 times 20, negative 24 all over 2 times 1. Okay? Quadratic equation style. So, wherein, that is negative 4 plus minus 4 squared, that is 16. Okay, 4 times 1, that's 4 times negative 24. That will be the negative times negative, that will become positive 4 times 24, that is positive 26 and 96. Okay, combine natin itong dalawa. So, that is negative 4 plus minus square root of 112 all over 2. So, meron tayong x of 1, which is
Yung square root ng 112, that is 10.58. Tingnan nyo kanina, ha? Nag-stop ako dun sa square root of 12. Dun sa previous video ko, rather, nag-stop ako dun sa square root of 12 kasi wala na ibang solution. Pero ngayon, since meron siya solution process, at least 2 decimal tayo. Just 2 decimal kasi kailangan naman natin din is ordered pairs. Check na lang natin. Pero expecting nyo na chances are sa checking ay hindi siya mag-equal, approximately equal sila. Right? Pwede na yun. Kasi nag-round up tayo ng number as dun sa solution natin, hindi tayo nakakuha ng exact value. So, tingnan natin. So, for y sub 1 natin, negative 4 plus 10.58, that is 6.58 divided by 2, that is y sub 1 natin is 3.29. Next, is negative 4, so y sub 2 natin is ang minus naman. Negative 4 minus 10.58, that is negative 14.58 divided by 2, that is negative 7.39. Okay, so y sub 1 natin, and then y sub 2 natin, this y sub 2, ah. So y sub 2 natin is negative 7.39. So, check natin. Last step, substitute the value or values of y, since y yung meron tayo doon, in equation 1 or 2. So, pili na tayo dyan. So, let us use equation number 1. So, for y sub 1 is equal to 3.29. So, y sub 1, 3.29 squared, that is 10.82. Squared natin yan, 10.82 is equal to 36. So, transpose natin sa 10.82, x natin is, x squared natin is equal to 25.18. So, x sub 1 natin is equal to square root of 25.18. Wherein, hindi ko na siya sinolve kasi wala na akong ibang kasunod dyan kasi ordered pairs na yun. Meron na akong ordered pairs dyan, which is square root of 25.18 and 3.29. Yung isang point sila nag-meet. Tapos yung isa, tingnan natin. So, that is y is equal to y sub 2 is equal to negative 7.29 plus 2a. Tingnan natin. So, x squared plus negative 7.29 squared. So, that will become x squared plus 53.14 is equal to 36. So, transpose natin si 53.14. So, that is x squared is equal to negative 17.14. Tama? So, square root natin yon. Give us an imaginary number kasi wala naman tayong square root of negative number. Tama? If you check nyo din sa calculator niya, that will become not error. So, therefore, ito lang yung answer natin. Okay? Yan yung lang answer natin, yung 25.18. And 3.29. Eh sir, di ba dun sa graph natin kanina, dalawa yung point? Tama? So kung i-recall natin yung graph natin kanina, dalawa yung point. Yeah. Dalawa yun. Isa dito, saka isa dito. Pero pantay yan, kasi circle sila. Sa circle yan tumama, pantay yan. So paano yun? Kung mapapansin nyo, square root to. So kung di ba pag nag-square root ka ng isang number, give us two answer, tama? Isang negative answer. So, ano ba yung square root ng 25.18? That is 5.02. Tama? So, therefore, ang answer natin dito, pwedeng negative 5.02 and 3.29. Saka yung isang point natin, that is positive 5.02 and 3.29. Okay? Ibig sabihin, itong x sub y sub 2 natin, x na to, ang pwede lang natin gamitin ito sa kaita. Okay? So, yun yung dalawang point. So, kaya nga mas maganda, stay na lang natin sa ganito. Para at least hindi na yung dalawang yung check natin. Pwede nito na lang right na ito yung check natin. Tingnan natin, by checking, so, dinect ako na siya. So, I use equation number 1 for equation number 1. So, substitute natin yan, that is x squared. So, square root of 25, that is squared, that is 25.18. Squared ng 3.29, that is 10.82. Add natin, that is 36, is equal to 36.
equation dito, check. Tingnan natin doon sa kabila. So, x squared, that is 25.18, negative 4 times 3.29, that is negative 13.16. Subtract natin 25.18 minus 13.16, that is 12.02, approaching 12. Tama? So, yun nga yung sinasabi ko. Kasi nag-round up tayo dun sa lang sa first answer. Pero pwede na yan. Since approaching naman siya, hindi siya sobrang lalo. Dahil sa 10 yung nakuha natin, approaching to 12. Napakalayo nun kasi decimal lang naman yung rin na round up ninyo. So, possible. Decimal din yung differences ng dalawang number. So, therefore, ito yung yung ordered pairs na nag-meet yung or nag-intersect yung parabola at circle. So, kagaya ng previous video ko ay prepare this example number 3. So, it's up to you kung gusto yung sagutan for practice. So, yeah. Thank you for watching. Bye-bye.